itatanggol ni Baxia sa kanyang mentor sa kamay ng katrayduran ng kanyang malapit na kaibigan na si Black Dragon. Kaya ating alamin ang naging buhay ni Baxia sa lugar ng Stoneland. Pero bago ang lahat mga kamarbs, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa bagong upload natin. Strength does not come from the flesh, but from an unyielding will. Sa silangang bahagi ng Land of Dawn, may isang nakakaagaw pansin na lugar doon sa pagitan ng matandang nayon ng Stream Valley at ng lugar ng Scarlet Shadow, na may isang malaking totem na nakatayo bukod pa sa mga bundok at mga kagubatan. Maraming nagsasabing ang malaking totem na ito ay nagsisimulo ng isang paniniwala at pag-asa. May mga oracle o mga taong may alam sa katotohanan ang nagsasabing ito daw ang tagabantay ng lugar. At sa di kalayuan, dito ay may matatagpo ang mga misteryosong bato na natatabunan ng mga dahong nahuhulog galing sa mga puno. Ang mga batong ito ay may mga hakbang na parang hagdan patungo sa kalangitan. Ang patutunguhan ng mga hagdang bato na ito ay patungo sa lupain ng Xuanao, na kilala sa tawag na lupain ng mga itim na pagong. Sa isang daang hakbang, ang lugar ng Stoneland ay binalutan ng mga ulap at sa gitna nito ay may isang napakalaking anino na mistulang kaupo, na kung mapapansin mo ay para itong naglilinang sa kanyang sarili at nagmuni-muni na kahit sino man ay walang nakapagpahinto o nagdala sa kanya ng pagtatalo. Gayunpaman, sa mga oras na yon ay nagsimulang kumalat ang pagkaitim ng mga ulap at nagkaroon ng tensyon na mararamdaman sa mga hangin. At sa di inaasahan, dose-dose ng kadena ang naikabit ng mga asasin sa mga ulap. Sa puntong yon, maraming mga asasin ang sinugod at sinalakay ang lugar na yon, at ang iba ay umapak sa Land of Stone. Ang mga asasin na ito ay may isang salitang nakatatak sa kanilang mga maskara na nakalagay na sayan. At ang pangunahing layunin nila kung bakit sila pumunta sa Land of Stone, dahil gusto nilang ikulong at ikandado si Baxia gamit ang kanilang mga kadena. Habang sinasagawa nila ang kanilang pagkakandado, bigla na lang may isang kapangyarihang lumabas galing sa isang bakal na kalasag na ginawa galing sa Black Ori. Sa puntong yon, matagumpay na nabitawan ni Baxia ang kanyang malakas na kapangyarihan at ang mga asasing kumandado sa kanya ay bigla na lang tumilapon at dumadaing ito sa kanilang nararamdamang sakit. Habang nagdudurusa ang mga kalaban ni Baxia, bigla na lang may isang asasing nagbanggit patungkol sa isang pinakamagaling na asasin sa hanay ng mga sayan. At nung tinanong ni Baxia kung sino ito, sinabi ng asasin na ito ay si Sayan Finch. Pagkadinig ni Baxia dito ay bigla na lang siyang nagtaka at nalaman niya na ito ang pinakamagaling at mahusay na asasin galing sa Kadia Riverlands. At nalaman rin ni Baxia na ang Sayan Finch na ito ay patungo sa Land of the Dragon at gustong patayin si Great Dragon. At sa mga oras na yon, napagtanto ni Baxia na kailangan niya nang gumawa ng mga importanteng desisyon kung paano niya mapipigilan ito. Para kasi sa kanya, ang digmaang magaganap ang dahilan upang maaalala niya muli ang nakakakilabot na digmaan na naganap daang-daang taon na ang nakalipas. Bigla na lang pumasok sa isipan ni Baxia ang nakaraan at bumalik sa kanya ang mga alaalang naganap habang nasa harapan ng mga asasin. At bigla niya na lang naaalala ang isang motong nagsasabing ang katahimikan ang dagdala sa mga tao upang ito ay maging mahina. Tanging ang pakikipaglaban lang ang makakapukaw sa panloob na katapangan. Ito ang motong narinig ni Baxia galing kay Black Dragon. Naging perpektong magkaibigan ang dalawa. Nung mga araw na estudyante pa sila ni Great Dragon, isang mahusay at magaling si Black Dragon. At meron din itong natatanging talento na di malalampasan ni Baxia. Kaya ginawa ni Baxia ay sinanay niya ang kanyang sarili kahit alam niya na mahihirapan siya. Ginawa niya ang mga ito upang malampasan lang si Black Dragon, pero sa kasamaang palad, di niya ito napagtagumpayan. Gayunpaman, ang taong hinahangaan at tinitingala ni Baxia ay nagkaroon ng pagkaligaw sa kanyang mga landas. Nagkaroon ng kagustuhan si Black Dragon na maglakbay sa labas ng Hidden Land of Dragons. Gusto niyang makipagsapalaran sa buong mundo at tanggapin ng mga tao. Nagkaroon din naman ng pagka-antik kay Baxia sa naging pangarap nito. Pero wala siyang magawa dahil mahina lang siya kung ikukumpara niya ang kanyang sarili kay Black Dragon. Sa panahong yun,
nagkaroon ng pagtaka si Black Dragon sa lugar ng Hidden Land para libutin at saliksikin ang mundo. Namalaya ni Great Dragon na di na nagpapakita si Black Dragon sa lugar. Kaya walang pag-aalang ang sinisi niya si Baxia dahil sa kanyang pagtulong nito sa pagtakas. Lumipas ang maraming panahon, bigla na lang bumalik si Black Dragon sa lugar ng Hidden Land. Pero sa mga araw na ito ay iba na ang espiritong namamalagi kay Black Dragon. Nakitaan siya ng pagbabago sa panlabas na anyo at pangloob na ugali nito. At hindi na siya ang dating Black Dragon na nakilala ni Baxia. Malaki ang tuwa na nararamdaman ni Baxia sa kanyang sarili nung araw na nakita niyang nagbalik ang kanyang kaibigan na si Black Dragon. Pero bigla na lang siyang nagulat dito dahil nagkaroon ng malaking pagbabago sa sarili nito. Dito ay sinaniba na siya ng espiritu ng demonyo at naging iba na ang naging pake ni Black Dragon sa panahong yun. Nararamdaman ni Baxia sa kanyang sarili na iba na ang kinikilos nito at nagkakaroon na ito ng paglabag sa mga batas at utos ni Great Dragon. Sa isang banda, naramdaman rin ni Baxia ang intensyon ni Black Dragon na gusto nitong paslangin ang kanyang master na si Great Dragon. At sa di inaasahan, gumawa nga ito ng pag-atake laban kay Great Dragon. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ng dalawa, parehong magagaling at parehong malalakas, at humantong sa punto na ilalabas na nila ang kanilang malalakas at nakakamatay na kapangyarihan. Dito ay gumawa ng aksyon si Baxia laban sa kanyang kaibigan na tinuring niyang kapatid. At dahil sa pagtraidor nito, di maiwasang nakaramdam ng sobrang inis si Baxia. Inilabas ni Baxia ang kanyang malakas na kapangyarihan at ito ang rason ng pagkatumba at pagkatalo ni Black Dragon. Di makapaniwala si Baxia sa nagawa niya at di rin siya makapaniwala na natalo niya ang matagal niya ng hinahangaan. At nagawa niya ang bagay na yon dahil sa kanyang pagprotekta sa kanyang master na si Great Dragon. Habang nahulog si Black Dragon sa alapaap ng mga ulap, nasaksihan ni Baxia ang mga mata nito habang ito'y nahuhulog. At narinig rin niya ang huling salitang binanggit na nagkaroon ng pagkabangon sa kalangitan. At ang salitang yon ay ang katagang nagsasabing, "I will come back." Sa panahong yon, naging matiwasay ang sitwasyon ng Hidden Land of the Dragons. Nakamit nila ang katagumpayan at kapayapaan. Pero sa isang banda, mas lumaki pa ang kuot at galit na nararamdaman ni Black Dragon. Kaya sa panahong yon, inatasan niya ang kanyang magaling at mahusay na assassin sa hanay ng mga sayan at para utusan itong patayin si Great Dragon. Pagkatapos maisip ni Baxia ang nakaraan, nagkaroon siya ng salungatan sa kanyang desisyon kung sino ang kanyang pipiliin sa panahong ito, kung papabor ba siya sa kanyang itinuring na kaibigan at kapatid na si Black Dragon o papaboran niya ang kanyang master na si Great Dragon. Kaya habang tinitiis ng mga ninja na gustong kumandado sa kanya, dito ay sa pilitan niya itong pinaamin kung saan na nagtatago o namamalagi si Black Dragon. Pero ang assassin ay naglakas loob itong di aminin, bagkos ito'y uminom pa ng lason at namatay. Sa bandang huli, mas pinili pa rin ni Baxia ang paglingkuran ng kanyang master na si Great Dragon. At sa panahong yun, nagmamadaling pumunta si Baxia sa lugar ng Hidden Land of Dragons upang tulungan ang kanyang master at ipagtanggol ito. Hello mga kamarbs, I hope na nagustuhan po ninyo yung kwento natin. And mga kamarbs, grabe, road to 200,000 subscribers na tayo mga kamarbs. And dahil dyan mga kamarbs, magpapag-giveaway na naman tayo ng epic skin, okay? Ang kagandahan ngayon mga kamarbs ay 10 epic skin yung ipamimigay natin sa mga solid kamarbs natin dyan na maswerteng magpupulot ngayong January 25 kung saan ibibigay natin yung ating epic skin giveaway. Okay, so
Napakasimple lang po yung mechanics natin mga ka-Marbs. Madali lang po yung sundan, okay? Watch this video para po sa mechanics natin mga ka-Marbs. Para po makasali sa ating pag-giveaway mga ka-Marbs, number one, kailangan lang po ninyong isubscribe ang ating mga sponsor. And number two, i-comment lang po ninyo yung IGN number po ninyo at yung IG name po ninyo sa Mobile Legends. And kailangan po, lagyan po ninyo ng keyword na hashtag Kamarbs Road to 2000K Subs. Okay? So ngayon mga Kamarbs, ipapakilala ko na po sa inyo yung mga sponsor natin. Kung gusto ninyo ng mga funny moments at galawang malulupit sa PUBG, subscribe lang po natin ang ating sponsor na si Paring Michael Vlogs. Kung gusto ninyong kumita ng extra gamit ang mga libreng apps at makabili rin ng skin sa ML, subscribe po ninyo ang ating sponsor na si J-Ribs. Kung gusto po ninyo ng mga WTF, funny moment at maangas na galawan sa Mobile Legends, subscribe lang po ninyo ang sponsor natin na si Snessel Gaming. Kung gusto po ninyong makipag 1-on-1 at manalo ng Diaz, subscribe lang po ninyo ang sponsor natin na si Gaming TV. Kung gusto po ninyo ng mga galawang malupit at montage ng Fanny, Gusion at Selena, subscribe lang po natin ang sponsor natin na si JV Official. Kung gusto nyo rin makapanood sa kanyang future vlog at mga video about ML, subscribe po natin ang sponsor natin na si Simon Lutter. Kung gusto nyo rin ng mga iba't ibang montage at update sa Mobile Legends, subscribe lang po natin ang sponsor natin na si CG Official. Kung mahilig kayong manood ng mga pakwelang galawan na malatsyok sa ML, subscribe lang po natin ang sponsor natin na si Boss Roy Gaming. Kung gusto nyo rin makapanood sa kanyang gagawing mga montage, subscribe po natin ang sponsor natin na si Send Nuds. Kung gusto nyo makita sa kanyang funny montage na gagawin niya, subscribe lang po natin ating sponsor na si Oregon Play. At last but not the least, kung gusto nyo rin ng mga ML story at redeeming codes sa Mobile Legends, subscribe nyo po ang ating sponsor na si Lodi Chapsi TV. And mga ka-Marbs, huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating page. Lahat po ng link ng mga sponsor natin ay nasa description lahat. So yun lang po yung gagawin ninyo mga ka-Marbs. Napakasimple lang po ng mechanics natin kung gusto po ninyong sumali sa ating pag-giveaway. Kailangan mong gawin yan mga ka-Marbs kasi kapag once na ikaw yung mabunot ng ating random picker, tapos makita na hindi ka nakasub sa ating mga sponsor, ay automatic na hindi po valid yung pagkapanalo po ninyo. Okay? Mga Marbz, thank you so much po sa inyong pag-support sa ating munting channel. And taos puso po akong nagpapasalamat po sa ating mga solid ka-Marbz natin dyan na until now na nagsusupport sa atin. Thank you so much mga ka-Marbz. Mahal ko po kayo. Advance Happy New Year mga ka-Marbz. And God bless po sa inyong lahat. Thank you and goodbye. Like a Hellcat.